Hey guys! Good evening. So ngayon, time check 6:08 ng gabi. It's August 4th and today is Sunday. Ito madilim na. As you can see, nasa balcony ulit ako ngayon. And yeah, I guess this is a late upload kasi usually di ba nag-upload ako every Saturday afternoon dito sa New Zealand. So, yeah. I guess this is a late upload kasi nga Sunday evening na dito and yeah, I'm trying to upload the video bago mag-end yung week and sana sana next week maaga akong makaproduce ng video so that may mapanood kayo on time. Yan. So, ano ba yung i-vlog natin ngayon? Things that you need to ready before coming to New Zealand. Okay. So, ano-ano ba yung mga yun? Okay. In random order, guys. Okay. So, number one. Nung bago kami nagpunta dito, of course, nag-research kami kung ano yung mga dapat i-consider. Coming to New Zealand, ano yung mga differences, not only sa culture, yung sa, of course, yung sa cost of living dito sa New Zealand. Ni-research namin lahat, syempre. And one of the things na, although for some it's not really important, especially for other nationalities, pero sa mga Pinoy, gaya natin, nasanay tayo o namaselan tayo sa hygiene. And for example, paggamit ng bidet, di ba? And dito sa New Zealand, walang bidet. So, kung sanay kayo ng maghugas sa Pinas o sa ambansa kayo ng galing, like sa UAE, meron namang bidet. Dito wala. So, kailangan yung magdala ng tabo at ng wet wipes. So, actually nakakatawa kasi nung na-impake na namin lahat ng mga gamit namin. And plano ko talaga na isiksik yung tabo sa maleta namin. Kaya wala na talaga siyang pwesto. And so, the only option na meron kami is isiksik siya dun sa carry-on luggage. So, nakakatawa kasi punong-puno yung mga luggages namin, even yung hand carry namin. So, nung nasa airport kami, and we're trying to rearrange yung mga gamit namin. Alam mo yun, yung every time na lang bubuksan yung maleta, andun yung tabo. So, ayun nga. Actually, hindi ako nagsisisi na talagang nagdala ako ng tabo kasi from UAE, talagang nakabiday. Tapos, even sa Pilipinas naman, di ba, sanay tayong magtabo at biday. Ganon din naman. Pero, sa ibang bansa, ano ba yung mga bansang walang biday na, aside sa New Zealand? Australia, wala din, di ba? Wala rin biday. Sa Canada, wala rin. Wala rin biday, I think so. So, dito naman sa bahay, nung lumipat kami, pumayag yung landlord na mag-install kami ng bidet. Naghanap kami dito. Actually, hirap na hirap kami maghanap ng bidet. Wala talaga kaming mahanap. And yung nahanap namin is pang shower siya ng pet. Panligo siya ng pet. So, sabi ko kay Butch, okay na yan, pwede na yan. So, yun yung binili namin. Tapos, sinerge ni Butch, paano siya i-install. So, in-install niya sa toilet and then yun, yung parehas na toilets namin, meron silang naka-attach na bidet. Yan. So, apart from that, of course, kapag nasa labas kayo, since wala naman din bidet, diba? Like sa opisina, for example, wala naman din bidet. So, ang ginagamit lang talaga ng mga tao is tissue. So, meron naman. In fact, madaming supply ng tissue dito. Kaya lang, syempre, alam mo yon, since wala kang ang tabo,
ang pinaka last resort mo na lang is wet wipes, 'di ba? Kahit papaano medyo basa 'yon. Tapos ang magagawa mo na lang is linisin mong maigi, tapos since pag-uwi mo naman, 'di ba? Naliligo naman tayo, especially tayong mga Pinoy. Once or twice a day tayong maligo, 'di ba? Although I must admit dito sa New Zealand, hindi na namin nagagawa yung twice a day. As in, once a day na lang kaming naliligo. Except pag summer. Kapag summer, kahit nandito kami sa New Zealand, twice a day pa rin kami naliligo. Pero nung nasa UAE, I think kumaabot kami ng sometimes 3 times a day pa. Sobrang init doon. So, okay. So, isa yun, tabo and wet wipes. Huwag niyong kakalimutan, dalhin yun. Number 2, cash is minimal. Kasi dito sa New Zealand, more on Apple Pay and card. Yun. Debit cards, credit cards. And so, magsuswipe ka lang. Or pinaka-safe talaga is yung itatap mo yung mobile mo. Diba? So, kung may Apple Pay ka, yun yung syempre pinaka-safe. And dito, kung may dalaman kaming cash, very minimal lang. Actually, nung bago kami nagpunta dito, nagbaon kami ng minimal cash lang. Pero kahit konti lang yung dala namin cash, halos talaga hindi namin siya nagamit. Kasi, yun nga, meron kaming Apple Pay naman, and yun talaga yung gamit namin. Next, medical insurance. Very, very important yun sa atin. Especially, sa atin na wala pa tayong 2 years sa visa natin, and so wala pa tayong access sa public health care. So, syempre kaya nga sinabing insurance, diba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. And it's always good na ready tayo. Kasi kapag, diba, kapag huwag namang pahintulutan ni Lord, pero in case lang na may mangyari, syempre kung wala kang health insurance, malaki yung gagastusin mo, syempre, especially nasa ibang bansa tayo. I highly recommend, actually isa yun talaga sa expenses namin, main expenses namin, kasi although hindi siya requirement, pero kami talagang mas prefer namin na merong medical insurance. So, ayun. Although kayo, nasa sa inyo, it's optional, pero I highly recommend meron talaga tayong medical insurance kapag nasa abroad tayo. Sa UAE kasi, yung nagbabayad ng insurance doon, ng health insurance, ang mga companies. So, hindi mo na yun, kumbaga, iisipin pag nag-work ka sa UAE. Pero dito, kapag bago ka, syempre, and wala ka pang access sa public health care, kailangan mo mag-invest sa health insurance. Next is payong or raincoat. Pero mas preferably yung payong. Kasi syempre, kung meron kang bag at raincoat lang ang dala mo, mababasa yung bag mo sa ating mga babae, di ba? So especially sa ating mga commuters, importante talaga ang payong. Although meron ka naman mabibili dito, madami naman, kahit naman sa store ka magpunta dito, meron laging payong na available. Pero syempre, kung ayaw mo nang maabala na hanapin, isa pa yun sa hanapin mo pagdating dito, bumili ka na kahit yung folding lang, di ba, yung magaan. So, ako actually, hindi yun nawawala sa bag ko. Kahit gaano man kabigat ang 2 bags ko, meron lagi akong dalang payong. Kasi, you will never know. Although, yun nga, merong times kasi na tinitingnan ko yung forecast, merong times na hindi na. So, at least, kung mamiss ko mang tingnan yung forecast, ready ako kung umulan. Yan. So, dito sa New Zealand, paiba-iba yung weather. Biglang uulan, tapos biglang aaraw, and then biglang gloomy weather, tapos biglaan namang uulan, and biglaan namang aaraw. So, paiba-iba yung weather dito. So, in one full day, minsan 3 to 4 different weather yung ma-experience mo. So, it's always good na ready ka kung may dala kang payong. Next is SIM card.
Pagdating na pagdating mo sa airport, meron ka ng options na iba't ibang, I think, ang alam ko dito is 1NZ at yung Spark. So, yung dalawang yun yung alam ko. Ewan ko kung may iba pang options. So, pwede ka namang bumili ng SIM card pagdating mo sa airport. Bibigay ka ng copy or pakita mo yung passport mo and then, yun, prepaid. Tapos yung prepaid na yun, yung SIM card mo na yun, pwede mo siyang ipa-convert into postpaid pag nakasettle ka na dito. Kami after, siguro after a week, pina-convert na namin yung prepaid namin into postpaid para hindi limitado yung access namin. Yun. So, ano pa ba? Next is yung hub card. Hub card is yung ginagamit mo na transport card, na bus card, and sa train card. So, isang card lang ang gamit mo sa bus at sa train. So, kung commuter ka, kung wala kang planong bumili ng kotse pagdating dito, it's always good na meron kang hub card. So, may mabibili kang hub card sa selected malls and also sa selected train stations, may mabibili kang mga hub cards. And then, install mo yung mobile application para, kumbaga, accessible sa'yo yung public transport. So, especially dito sa New Zealand, importante na may means of transport ka kasi, di ba, magkakalayo yung mga roads dito. Ang alam ko sa north, parang wala yatang train station doon, walang available na train. So, puro buses lang ang meron doon. Pero dito sa west, east, at saka south, merong train available and buses available. So, dito sa Auckland, meron, pero sa ibang part ng New Zealand, hindi ako aware, hindi ko alam kung merong available na train. Pero sa Wellington, I'm sure meron. Merong available na train station or trains sa Wellington na public transport. Apart sa buses, of course. Yan. So, ano pa ba? Yan. Speaking of cash kanina, syempre, kailangan mo din ng bank account. So, pagdating mo dito, na i-vlog mo na yun, I'll try to link at the bottom yung video ko about opening IRD and opening a bank account here in New Zealand. So, apart dun sa bank account mo, kailangan mo ding mag-open ng IRD. Yung IRD, kailangan mo yun kasi hindi ka pwedeng mag-work dito kung wala kang IRD, which is yung tax account mo. So, kailangan mong mag-open nun. Online lang naman yun. And in 24 hours, ma-approve na yun if online mo siyang in-apply. And then, pag meron ka ng IRD confirmation, pwede ka nang mag-apply ng bank account mo. So, kailangan mong magdala ng original passport, visa copy, and yung IRD confirmation mo, kailangan mong dalhin with you. And yun yung dadalhin mo for opening bank account. And face-to-face yung pag-open dito ng bank account. Yan. So, kailangan mo yun dito para makapag-work ka. Kasi yun yung i-require sa'yo ng employer mo para doon ipapasok yung salary mo pag nag-start ka ng mag-work. Yan. Ano pa ba? Driving license. Driving license is optional pero valid yung driving license mo dito sa New Zealand kung meron ka from abroad. For example, kami ang gamit namin is from United Arab Emirates. Pwede siya dito for 1 year. Tapos bago matapos yung 1 year, kumuha ka na dito ng New Zealand driving license mo. Convertible siya. Kailangan mo lang mag-exam, of course, bago ka makakuha ng New Zealand driving license mo. Although ako, hindi ako nagda-drive dito sa New Zealand, si husband lang. Pero I'm planning also to get my driving license baka next year na. Pero not to be able to drive, but
Sayang din kasi for ID. Kasi kesa naman sa, di ba, dala-dala mo yung passport mo all the time. Although hindi naman kailangan. Pero wala kang ibang ID kundi yung passport mo dito sa New Zealand kung wala kang driving license, di ba? Kasi hindi ko alam ah, kung merong mga companies na nagpo-provide dito ng company IDs. Kasi sa amin, wala naman. Wala kaming company IDs. Ako, nakapag-request lang ako on a special case dun sa isang building na kumbaga dun ako nag-jobby every once a week. Although na-stop na nga ngayon kasi nga thrice a week dun ako sa ibang dun sa isang office. So nakapag-request ako as special case lang. Pero I think hindi naman talaga nagbibigay yung mga companies ng office ID. I'm not really sure of that. Pero yun nga, para magkaroon ka ng valid ID dito sa New Zealand, mas maganda meron kang driving license. So apart from those, ano pa ba yung kailangan natin? Is yung winter clothes. Although yung winter clothes, meron naman dito. In fact, meron ka nga mabibili dito sa Ukay. Diba? Tapos i-wash mo na lang. And yan, available dito. So, kung magbabaon ka man, papunta dito sa New Zealand, kahit isa lang, isang jacket na lang, enough na yun kasi dito. Marami ka naman talagang mabibili na second hand. And even if hindi second hand, ibang brand nga lang, pero may mabibili kang brand new. So, para hindi na sobrang madami yung mga luggages nyo papunta dito sa New Zealand, yun na lang ang pilihin nyo. And even yung boots, kung planin yung magsuot ng boots during winter time dito, dito na lang kayo bumili. Kasi hindi naman din nag-snow dito, so hindi naman siya talaga, alam mo yun, yung kailangan para makasurvive ka ng winter dito. Kasi ang winter dito, malamig lang siya, pero hindi nagne-negative. So, walang snow dito sa Auckland. So, hindi mo kailangan talaga ng boots. So, kailangan mo lang ng sweater, yan. And makakasurvive ka naman for sure. And isang jacket, pwede na yon. So, yun. Yung mostly kasi ng weather dito sa New Zealand, malamig siya except yung month ng January, February at saka March, which is yung summer days. So mainit na mainit. So at on those days, kailangan mo na kumbaga short sleeves, mga normal na suot lang natin sa Pinas or sa UAE. Ba, pwede na yung mga yon. Pero yun nga, less yung mga damit na kailangan mong maninipis compare sa mga damit na kailangan mong makakapal. Kasi even on those days na hindi winter, kunyari yung spring and falls, malamig din yon. So, as much as possible, syempre, kung meron kang long sleeves, mas maganda. Or else, gamitin mo na lang yung sweater mo on top of your t-shirt. Yun, pwede na siguro yun. So, ayun lang guys. Sana may napulot kayo dito sa video na to. Yeah, it's been a busy week. Nung kahapon, is Saturday, nakapag-get together kami ng Couples for Christ, ng mga kapatid namin, ng mga kasama namin sa community. And it's a very nice thing na magkaroon ka ng support group sa bansa na alien sa'yo. Kasi on so many things na pagdadaanan mo and kailangan mong pagtanungan, I assure you, malaking bagay ang may support group ka. Bigyan ko kayo ng isang example. Dumating dito yung family friend namin. Actually, hindi pa niya kasama yung husband and yung kids niya kasi siya yung student and late na siya for school kasi nag-start na nung second week of July yung school niya. And so late na siya for school. So kailangan na niyang magpunta dito although wala pang visa yung family niya kasi inaantay pa yung visa ng family niya. So umuwi lang muna ng Pinas yung mga anak niya and yung husband niya while siya nauna na siya dito. And parang nung week na
dumating yung visa niya, on that week also, pumili na siya ng ticket. The following week, pupunta na siya dito. And so, mabilisan lang. So, yun nga, at the very start, akala namin mahihirapan kami kasi syempre, ang hanap niya is sharing accommodation. And as much as possible, syempre gusto namin na maging comfortable siya sa magiging accommodation niya. And nung kasama na namin siya, dinala namin siya dito sa bahay, sinundo namin siya sa accommodation niya. Tapos dito siya sa bahay habang nagluluto kami ng lunch, nagkukwentuhan kami, ganyan-ganyan. And at the same time, nung day na yun na nandito siya sa bahay, nag-message ako sa, a day before na nagpunta siya dito sa bahay, nag-message ako dun sa community namin na naghahanap kami ng room for her. And alam nyo ba, as in immediately, tatlo agad yung available na pwedeng mag-accommodate sa kanya, na, kumbaga na pwedeng tumanggap sa kanya. And yung nakuha niya, very good talaga kasi malaki yung bahay, 4-bedroom din. And yung mami na nangungupahan doon is lumipat siya ng Australia, na iwan dito yung dalawang anak niya. So, dalawang rooms yung available agad. So, yun nga, nung andito siya sa bahay, after lunch namin, pagkatapos namin mag-lunch, nag-video call kami nung mother. And ayun nga, agad-agad pumayag siya na siya yung mangungupahan dun sa isang room. And even if dumating na daw yung family niya, pwede rin, kumbaga, tumira dun yung family niya, yung kids niya and yung husband niya pagdating nila. And diba, yun yung sinasabi ko na, saan ka makakakita ng ganun, diba? Kung wala kaming community, wala kaming pagtatanungan na ganun. And kung meron man, alam mo yun, yung sa Facebook, in fact, maraming nagpo-post sa Facebook na mga available accommodation. Pero, diba, ang hirap magtiwala kasi madami talagang scammer. So, hindi mo alam kung scam lang yung mga nagpo-post, or kung totoo man, baka hindi mo, alam mo yun, yung hindi mapagkakatiwalaan. So, it's always good na alam mo na safe ka sa mga taong kausap mo. And yun, it's a blessing kasi nga, immediately, yung pagpunta niya dito, ilang araw, although tinapos niya, kasi nag-book siya ng accommodation niya ng 5 days. I think 4 days lang ang kinuha niya na tinapos niya. And then lumipat na siya. Actually, nung Sabado na yun, pwede na nga siyang lumipat. Kaya lang sabi ng mga bata, yung dalawang anak nung nasa Australia na naiwan dun sa bahay, pwede na siyang lumipat. Kaya lang lilinisin muna nila yung room. So, yun, Saturday yun. And then Monday, pwede na siyang, kumbaga, yun yung agreement na lipat na siya agad. So, yun, lumipat na siya agad dun sa bagong accommodation niya. And yes, yun yung advantage kapag may community ka. It's very easy, it's very convenient na may mga mapagtatanungan ka, may support group ka, kung meron kang gustong itanong, gustong malaman, meron laging mag-guide sa'yo, may mag-advise sa'yo, yun. So, sa lahat ng mga baguhan dito sa New Zealand, maghanap kayo ng support group ninyo para alam mo yun, yung hindi kayo kumbaga hindi kayo maligaw ng kung ano man yung gusto nyong gawin or yung plans na gusto nyong gawin or kung naghahanap kayo ng accommodation yan, it's best na magtanong kayo sa community ninyo para sila mismo mag-advise sila kung saan kayo pwedeng makahanap na safe para sa inyo or para sa family nyo. So ayun lang, even if yun nga, hindi naman kasi ano bahay na yung kagaya ng sa amin, yung hinahanap niya. Gusto niya talaga is sharing accommodation para nga habang nag-start pa lang silang mag-asawa dito, kumbaga mas yun yung mas prefer nila na accommodation nila while starting a life here. And then later on na lang sila maghanap ng bahay na, kumbaga, yung solo nila as a family. So, ayun lang, guys. I hope this video has somehow helped you and was able to be a guide para sa mga nagpaplana magpunta dito sa New Zealand.
I hope to see more of you guys sa mga upcoming videos ko. And have a great night and God bless you. Please like, subscribe, and share this video and comment down below dun sa mga may questions. And yeah, I'll see you again soon. Bye!